Sa ating channel ang biyahe ni Ma'am. Kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, pwede na po kayong mag-subscribe diyan sa ibaba. I-like and bell nyo na rin para sa susunod nating video ay updated pa rin kayo. Okay, ano nga ba yung ating pag-uusapan sa araw na ito? So, nung nakaraan ay nagbigay ako ng mga tip kung papaano natin mapapabasa sa madaling paraan yung ating mga anak. Natin, araw-araw, i-upload ko sa inyo kung ano yung gagawin ng batang iyon. At titingnan nga natin kung epektibo itong pag-sa sounds ng letters. Kung epektibo ba siya, kung makababasa ba siya ng madali. Titingnan natin, lagi nyo yung aabangan. At pakikita ko sa inyo kung paano, step by step, para may apply nyo rin sa inyong mga anak. Okay? Ang una ko munang ginawa ay pinapanood ko muna sa kanya yung leaf frog. Diba sabi ko doon sa ating napaunang video ay leaf frog lang yung aking ginagamit para ma-sounds ng bata ang letters. Kasi hindi rin naman tayo ganun ka-expert. Kasi nga, medyo sawit pa ang ating salita. Hindi tayo ganun kagaling mag-sounds. Pero may mga paraan naman para maibigay natin ang tama, ang tamang sound sa ating mga bata. So, ang ginawa ko nga ay pinanood ko muna siya ng leaf frog. Doon sa leaf frog na yon, nagbibigay siya ng tamang tunog ng mga letters. At titingnan natin kung mapapabasa natin yung bata. So, ang una muna ay papanoorin sila ng leaf frog. And then, kasunod niyan ay ipatutunog ninyo yung sounds na napanood nila doon sa leaf frog. Ano yan? Basta't ang bata po ay nakapagsasalita, madali yang magbabasa. Mahirap pabasahin yung mga batang hindi mimic o hindi nagsasalita. Kailangan talaga, mapapansin agad natin o masasabi na agad natin sa bata kung siya ay makakabasa kung siya ay nagsasalita o umiimik. Sa aking tip din sa nakaraan, sabi ko ay napakahalaga na yung tenga ay naririnig kung ano ang sinasabi. Kapag narinig niya ang kanyang sinabi, narinig niya, may sasalita, may susulat. So, ganun lang at titingnan natin dito sa batang ito kung mapapabasa natin siya sa ganung paraan. Babalik tayo. Lie. No, that's not letter B. That's letter B. You show him what is letter B. No. Here, like this, in the air. You write it in the air. P, okay, write it. That's it. Okay, can you sound the letter B? What is the sound of letter B? Yes, that's it. That's it. Very good. The next letter. What? The next letter is no. Okay, you read the letter. A. A. B. C. D. If you can blend the letter, okay? Let's try it. This is how you sound. A. E. O. U. E is missing. What sounds the letter? A. A. E. 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 O. O. U. U. Again. A. E. 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 This is the E, yeah. This is the E and this is the E. E. Alright. A. E. E. O. O. U. U. Yay! Now let's. Again, listen. Ba. This one. Ah, ba. Ah, ba. You heard it? What did you
I'll be with this one. Ba. And this one. Oh. Again. The same. Bow. No, no, no. Just this way. Ba. And then. Oh. Again. Bow. again. Sit properly. See, you know how to read now. Again, this one. Bow. No, don't blend. This is different. This is separated from this one. What is the sound? Oh. All right. Oh. Again, say it. Oh. And then say it. Ba. Oh. You heard it. Again. Ba. Oh. Again. Ba. Oh. You know what is ba? You see? It is very important. You are listening to your word. Okay? Listen to your word. So if you listen, you can say the word. That's right. You say again from the start. Ba. No. Ba. This one. Yes, Daddy. You see, that is an achievement. Clap, clap, clap. You clap too, clap too. Clap. You too. Show me your hand. Clap, clap, clap. Yan, dahil nandito ka na, ibig sabihin pinanood mo yung ating video. Kung gusto niyo yung ganitong video, mga mamshi, i-like nyo muna itong ating video dyan sa baba. Like nyo to, and then yung bell button, pakiclick na rin para sa susunod nating mga videos ay ma-inform kayo. Salamat, sana ay may natutunan po kayo dito sa ating maikling kwentuhan. Bye-bye!